Pinulong kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang mga miyembro ng kanyang economic team kung saan tinalakay nila ang inflation at policy agenda ng pamahalaan. May ulat si Alan Francisco. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang kanyang economic team ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay nila ang economic policy directions para sa taong ito hanggang sa unang bahagi ng 2023. Pangunahing prioridad ang mga hakbang laban sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kaya, ipagpapatuloy aniya ng gobyerno ang paggamit ng interest rates para mabawasan ang epekto ng inflation. Dagdag ng presidente, base sa overall forecast, sa usapin ng inflation, mas mainam ang sitwasyon ng Pilipinas kumpara aniya sa ibang mga bansa. Gayunman, inaasahan ang economic developments. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan sa media briefing na napalakay rin sa meeting with economic managers ang interest rates at foreign exchange. The Philippines cannot escape the effects of these global headwinds. The Marcos administration is indeed mindful of these challenges. We are particularly concerned about higher inflation. Sa pamamagitan ng medium-term fiscal program at Philippine Development Plan na binalangkas sa tulong ng 8-point socio-economic agenda, binigyang diin ni Balisacan na nakadevelop na ang gobyerno ng critical policy at legislative priorities. Ito ay upang marisolba ang short-term at medium-term issues sa ekonomiya sa susunod na 6 na taon. However, we expect the rise in inflation to be temporary, as it is expected to slow down and return to the medium-term target of 2-4%. We maintain that the country's economic prospects remain bright as we get our priorities straight and our acts right. Ang mga miyembro ng economic team ni Pangulong Marcos ay binubuo ng mga kalihim ng finance, trade, budget, public works and highways, NEDA Director General at ang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagditiyak na economic team ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na nanatiling on track at hindi magbabago ang plano ng pamahalaan kaugnay ng pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Mula rito sa Malacañang, Alan Francisco, para sa Bayan.